Subscribing limit, copyright claim, copyright strike, community guideline strike, ano ba yung mga yun? Gusto nyo malaman? Tara, pag-usapan natin! Travel, food, lifestyle, and a lot more of Life Be Like. Hello! Magandang araw po sa inyo. Life Be Like po. At ako po si Jeanne. At gaya po lang sabi ko, pag-uusapan po natin yung apat na yon na common violations na nagagawa natin at yung kung sino man po sa inyo nakakatanggap na ng mga warning kay YouTube. Pag-usapan po natin in Tagalog para madali po natin maintindihan. At ito pong video na to, it will be a 4-part video. Bali, paghahatiin ko po siya sa apat para po makakapunta po kayo directly sa kung ano po yung mas concerned ninyo. So ito po yung first part ng aking video. Una po yung pag-uusapan po natin sa first part ng aking video is part 1, subscribing limit. Opo, subscribing limit. Siguro po meron na sa iba sa inyong nakaranas na kapag kiniklik nila yung subscribe button para sa other channel, is lumalabas error, network error. Hindi po iyon kasalanan ng inyong Wi-Fi at lalong-lalo na po, hindi po iyon kasalanan ng iyong channel na gusto i-subscribe. Kaya po nagkakaroon ng ganon, siguro po hindi nyo nabuksan ang email nyo at hindi nyo nabasa na napadalhan na kayo ng sulat na nagsasabing too frequent subscribing to a channel. Kasi po i-inform po kayo bago po ninyo maranasan iyon. Ano po bang ibig sabihin nun? Recently po, nag-set si YouTube ng subscribing limit. Bali, nilimitahan po ang pag-subscribe natin sa bawat channel ng iba. So, ano yung limit? Each one of us po is entitled or allowed to subscribe to the minimum of 75 channels per day. So, per day yung bilangan. Ano po? Pero, may exemption po iyon. Pwede po yung mag-increase up to 2,000 channel a day in the basis of the number of your subscribers. So, nagta-tied up po yun. Tatali po yun sila. The more subscribers you have, the higher the limit you will get. Di ba po? So, kung dadami yung subscribers mo, tataas din yung limit mo. Pero wala po tayong pag-alala noon. Kung napadahan man po tayo ng warning, preno lang po yun. Kasi nagsiset nga po sila ng limit. Parang wini-wake up ka lang, piniprenohan ka lang na, oops, teka lang, napapadami ka na yata. So, wala po tayong dapat ikakatakot. Wala, there's nothing to do with our channel. Ang only mangyari lang po, hindi nga kayo makapag-subscribe sa channel ng iba. So, ano yung dapat gawin kapag nangyari yun? So, kapag naka-receive kayo ng letter at saka hindi kayo makapag-subscribe, madali lang ang solusyon. Una, ito yung pinakaunang option mo, is go back to all the channels that you have subscribed, yung mga sinubscribe mo, kung halimbawa man, siguro kung 1 year ka na, 2 year ka na, 3 months ka na, go back to the very first channel, piliin mo yung mga inactive channel, balikan mo yung mga sinubscribe mo na feeling mo is hindi naman talaga sila active sa pagiging YouTuber or sa YouTube. So mag-unsubscribe ka doon sa mga channel na yun kasi there's no point naman kung hindi sila active, wala silang video, so dagdag lang sila sa subscribe list mo. So you can unsubscribe them, but take note po. Ano po? Meron pong mga tao, kagaya ko po, na nagsiset sila ng privacy for their subscribers. Ano pong ibig sabihin nun? Is, ayaw nila, hindi nila pinapakita or hindi nyo makikita kung ilan na yung subscribers nila. For some valid reason, personal reason, gusto nilang gawing private iyon. So, ang kinalaman po nun, kapag nag-unsubscribe kayo, baka naman po meron kayong channel na sinusubaybayan, tapos nalaman nyo na hindi naman pala sila nakasubscribe sa'yo, so i-delete mo sila. Unfair po iyon sa mga channel na meron silang privacy sa kanilang subscribers. So may way to check naman po kung sa tingin nyo na
Ito is active kayo sa channel niya. Lagi mo siyang dinadalaw. Lagi mo siyang binibisita. Your full support to that channel. Tapos na-find out mo na nawala siya sa list ng iyong subscriber. Go to her channel or go to his channel. Makikita mo doon. Kapag nakita mo yung number of subscribers niya, and it means to say, hindi nga siya nag-subscribe sa'yo. So you can unsubscribe them kung valid naman yung reason mo. Pero kapag hindi niyo nakita yung kanyang subscribers number, it means to say na nag-set siya ng privacy for her subscriber or for his subscribers numbers. So, being said, kapag meron silang privacy for their subscribers, kahit mag-subscribe sila sa channel mo, hindi mo sila makikita sa number of subscribe list mo. So, don't jump into conclusion naman po. Be fair po tayo. Ano po? So, yun yun sa subscribing limit. So, may limit. Tapos, yung pangalawang option po natin is, antayin nyo na lang po na tumaas yung inyong subscribers. Kaya nga po, yung subscribing limit nyo is naka-base sa subscribers nyo. So, kapag po nag-increase yung subscribers nyo, automatically naman po tataas yung limit nyo, which may lead for your subscribing button to be back to normal. Ano po? So, instead kung tingin nyo naman po na lahat ng mga sinubscribe nyo is loyal friend mo or supporters mo, hindi nyo na po need na mag-unsubscribe. Antay nyo na lang po na mag-increase yung inyong subscribe, yung inyong subscriber para mag-back to normal po yung inyong subscribing button. Ano po? It will varies kung how many subscribers you will get in a day, gaano ka ka-active, or like how many person will subscribe to your day, at kung ilan yung nilagpasan mong limit. Ano po? So, ganun po. Antayin lang po ninyo kung sa tingin nyo na nanghihinayang kayong mag-unsubscribe sa mga channel dahil lahat naman sila full support sa'yo. So, no need to unsubscribe po. Antayin nyo na lang po. Ganun lang po yun kadali. So, ganun po yung nandidiscuss natin kasi recently lang po nangyayari. I think po, hindi lang po ako makapagbigay ng exact date pero recently lang po na nag-set si YouTube ng subscribing limit. Ano po? Tsaka yung 75 channels naman in a day, it's quite a lot na, di ba? Siguro naman, ano, minsan kasi natutu-excite lang tayo yung hindi natin namamalayan, di ba? So, wala po tayong dapat ikakabahala sa ganun. Wala po tayong dapat ikakabahala. Normal lang po. Normal lang po tayo. Warning lang po yun. Just to let you know na YouTube is on your channel. Di ba po? So, yun po yung part 1 ng ating 4-part video about sa mga common violations, common warnings, and common mistakes lalo na sa mga baguhan. So, kung interesado po kayo about copyright claim, yun po yung sa aking second part ng aking video. So, I will end my first part of the video here and thank you so much for watching, you guys! And don't forget to subscribe, hit like, and comment. Like, be like! Bye-bye!